pagkakaabalahan dito. Maraming salamat. I'm very excited. I'm thrilled. And at the same time, I feel blessed, you know, to be part of Home Sweetie Home. Sir, sabi niyo parang isa sa gusto niyo magkaroon dito ng project, ito. Yung sitcom. Ito, pero pag-extend ko yung kamay. Oh, well, actually, madami kaming niluluto, no? Pero ito yung nagkaroon ng buhay. When it was offered to me and yung team pinakita sa akin yung character development and at the same time how I was going to be included in the set. And na-excite ako kasi syempre Home Sweetie Home is already an established and well-loved sitcom. So at binabago sa iyo, sir, yung dalawang character na nabampanan mo. Hindi naman. Di ba? Sa kabila. Nawa nga ako sa kanila kasi sila yung nag-iintay sa akin. But, you know, tagal ko rin hindi ginawa. 2 years din, so na-miss ko rin yung pag-arte, paggawa ng characters. So, nakatuwa. Gaano ba katagal yung shifting from one character to the other? Ay, wala. 1 minute lang. Kasi you have to... Kasi twins kayo, di ba? Yes, yes. The guy, which is this one, has a Visayan accent. And then the girl is parang pa-millennial na assumptionista na hindi maintindihan. So, nagkahiwalay ba sila? Or they're... Hindi naman. Kaya lang... actually, hindi ko rin alam eh. Basta, yun lang naisip kong gawin. Huwag na lang natin bigyan ng explanation. Saan kayo mas gamayin yung gawin? Si Rineo, si Rineo. Mas madali siyempre yung guy, pero mas gusto, mas... Challenging si girl. Laging mas endearing yung girl characters, di ba? Kasi ano yung landi, and at the same time, the girl character likes Piolo, di ba? So, I'll be inclusive yun, no? Well, the guy character is parang may pagka-DOM na hindi maintindihan. Hindi masyadong endearing yun. How do you conceptualize po the character? I don't know. First of all, I read the script, di ba? And then when I read the script, and then I try to create something that will fit, you know, the storyline, and at the same time, kasi when you're an actor, that's your creative process, di ba? The actual creation is the character. So, I could have just come out and just be myself or without a wig and kaya lang, parang si Ogie lang yung nakita nyo. So, I asked, can I wear a wig? So that iba na kaagad yung nakikita nyo. And then, obviously, yung babae, iningan ko pa ng mga damit si Regine kasi gusto ko mukhang mayaman. So, yung mga damit ni Regine na mamahalin, tapos yung mga bag niyang mga Hermes at Chanel, yun yung ginagamit ko. Para... Pinahiram niya po? Oo, wag ko daw iwala. Ito. So, you know, I made sure na yung detalye yung sa characterization. Sabi mo kaka-handsome yung sa character mo? Kailangan eh, kasi ang mapanuri ang mga manonood ngayon, di ba? Although, syempre, the point is to have fun, di ba? The point is to enjoy the character and to tell the story. And you love your craft, di ba? Oo nga, gusto ko talaga itong gano'n. Pinepeg niyo po ba si Mr. Jin dyan sa character niya? Ano no? Pinepeg niyo? Kasi sa kanya yung mga gamit niyo. Yung babae, hindi eh. Pero pinapakinggan ko lang siya. At paano ba sinasabi yung ganito? Kasi yung babaeng character, lagi siya, selfie, lagi siya na yun. So pinapakinggan ko siya. Itong lalaki, para siyang Manny Pacquiao na hindi mo maintindihan. Kailan ka mapapanood? Nasabi ko naman. Sa Saturday. Pero sa Saturday, makikita niyo muna yung guy. And then at the very end, they will reveal the girl. So, doon nyo lang malalaman na yung pala, twins pala sila. So, ano namang pakiramdam na si Leila na si ano naman yung passing sa show? Star Magic, sir. I-launch na siya, bilang Star Magic. Oo nga, hindi, I wasn't there. So, pero nakikita ko naman sa social media. Well, nakikita ko na nag-i-enjoy siya. Nakikita ko na pursigido yung bata. Very passionate din, no? Meron siyang, like sa music videos niya, meron siyang
sariling concept sa paggawa ng kanta niya. Meron siyang sariling idea how it's going to be arranged, how it's going to sound like. So, hindi ko nakialam. Sabi ko, this is your craft, you do it. I will just guide you. So, I'm not surprised na maganda ang kinalabasan ng kanyang song. For a newbie, number 6 siya sa Spotify, viral Spotify. That's a big thing. Ako nga hindi umaabot sa ganun eh. So, you know, kaya nung press ko niya, medyo naiyak ako. Sabi ko, it's your turn. It's your time. So, it's your time to shine. Alagaan niya yan. Pwede na rin kayong, siyempre, sa Star Magic is either ma-love team or okay lang sa inyo or gusto niyo na solo lang siya. Hindi, wala namang problema sa akin. Gusto ko lang na sana matuto siya mag-Tagalog, di ba? Although, she has been steadily learning, kailangan maging mas mahasapa yung kanyang pananagalog. Although, nauguno naman siyang kilala as a singer. So, tulad ko, tulad ng tatay niya, unang nakilala bilang singer. At nasa sa kanya yon kung talagang mamahalin niya yung pag-arte. Kailangan po, sige po siya. Ang daming magaling niya. So, when it comes to acting po, hanggang saan po yung limitasyon niyo para sa kanya? Allowed ba siya na mag-kissing scene? Ay, parang ayoko. Pero, I don't know. I think it's all a matter of looking at the project. I mean, she has a very wholesome image, as you can see. Her values are very wholesome. Her attitude towards life is very wholesome. She's all about kindness, you know, loving yourself, loving God, and parang dapat naman bumagay din sa ganun. It depends. I think there is a kind of kiss that can look naman cute and tender. Looking into Layla, nakikita mo ba yung sarili mo noon when you were still starting up? Very much. It's kind of weird and strange, that kind of feeling na ganyan ako nun eh, pusigido. Tapos kahit puyat, pupunta, maaga, magigising. It's ano, parang namana niya yung passion ko. It's really uncanny. Hindi ko actually akalain. Because when she was studying in Australia, I thought she wanted, kasi ang inaaral niyan, iba, you know. And she's a writer, more of an introvert. Yes, actually, yes, yes. Introverted din eh. Pero nung nakita ko na kumakanta na sa entablado, walang katakot-takot eh. So, you know, hindi tulad doon isa yung bunso ko, di ba, talagang wala yun, walang katakot, walang takot yun. So, this one, medyo I had reservations, you know, but I was completely shocked. She revealed na nung nasa Australia, siya pinapanood niya mga Katniel movie. Na-reveal niya na napanood siya ng Katniel. Oh, favorite niya yun. Alam niyo po yan? Oo. Sinasabi niya sa akin. Yeah, kasi noon pa lang, pinukwento na niya yan sa akin. Sabi ko, ha, nanonood ka yan? Nagulat ako. So, when she finally arrived here in the Philippines, yan yung mga una niyang gustong makilala. So, na-starstruck siya talaga. She's a fan. She's a fan of... hindi lang sila. Jadeen din gusto niya. Lahat gusto niya. Sa reaction na lang sa post ni Sir Jean tungkol kay Billy, ang awa ka ba? Una niya ba yun? Kasi kasama mo rin si Billy, di ba? Noong una hindi ko naiintindihan eh. Actually, hindi ko muna nakita yung post ni Regina. Ang nakita kong post... Kay Billy. Sabi ko, ano ba to? Wala, pinagtatawanan na niya yung sarili niya, which is good, you know. And then, kagabi nga, dahil galing ding taping si Regina, pag uwi niya, tawa ng tawa yung asawa ko ba? Kasi nga, yung una nila set, yun yung damit ni Billy. So, guys, sorry. I think it's funny. Kailangan lang si Sir Ogie sa set. Okay. Mabalik si Sir Ogie. No, but thank you, sir. Thank you. I appreciate it. Thank you.